ang ating mahal na Pangulo ay talagang Pangulo ng lahat. Pangulo ng sambayan ng Pilipino, higit sa lahat, pinahahalagahan niya po ang tahanan. Tahanan ng bawat Pilipino, kaya nilalayon niya na 6 na milyong Pilipino na walang tahanan ay magkaroon po ng tahanan bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Pero siyempre, bago mo magawa yan, dapat ang sarili mong tahanan ay ehemplo. E ano ba ang tahanan ng Pangulo? Ang Malacañang. Kaya ngayon, sa balitang ito, nag-a-undergo po ng renovation ang Malacañang. At nararapat lamang po ito kasi kahit sabihin po natin na yan ay maayos na, may mga pagkukulang pa rin dyan dahil magkakaiba ang panahon noon at panahon ngayon. Maaring yung istruktura noon o yung mga nilalaman ng Malacañang noon ay iba na sa pangangailangan ngayon. Kaya dito sa report ng sa news ng ANC through Karen Davila, pinasilip sa atin ang pagbabagong ginagawa sa tahanan po ng ating mahal na Pangulo, yung Malacañang Palace. Panoorin po natin mga tol, napakagandang halimbawa po ito sa kasabihan na bago ka maglingkod sa bayan, ay dapat na paglilingkuran mo muna ng maayos ang sarili mong pamilya, ang iyong tahanan. Kasi pagka ikaw hindi maayos ang pamamalakad sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, lalong hindi magiging maayos ang pamamalakad mo sa isang napakalaking pamilya tulad po ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. Panoorin po natin mga tol. Since 1935, Malacañang Palace has served as the official residence of 17 Philippine presidents. With a structure already 160 years old, the family of incumbent President Ferdinand Marcos Jr. Ulitin natin. Since 1935, Malacañang Palace has served as the official residence of 17 Philippine presidents. With a structure already 160 years old, the family of incumbent President Ferdinand Marcos Jr. decided to make changes to the palace. Naisip ni First Lady na baguhin ang ilang parte ng Malacañang. Ayan ha. Ito, napaka-significant ang move na ito ng ating unang ginang. Sabi dito, although mapapakinggan naman natin, pero basahin ko po, the First Lady wants to renovate some parts of Malacañang by beautifying or fortifying them, pagandahin at patatagin. One of the plans is to renovate the reception hall. Okay, tuloy natin. Alam nyo, walang pinagkaiba to sa bahay natin eh. Diba, lagi po nating ninanais na ang ating bahay ay presentable para sa ating pamilya. Higit sa lahat, kapag may bisita po tayo, presentable para po sa ating mga bisita. Ganun din ang nakikita ko dito na naisip ng ating unang ginang. Siyempre, di naman nila yan na gagawin dyan nang wala rin pag-aproba ng ating Pangulo. Magkatabi yan sa higaan. Kaya nga, basic question, balikan ko lang yung post na alala ko ni Miss Thea Tan. Maganda tong post na to ni Miss Thea Tan eh. Tingit natin. In relation to that topic. Okay? I hope mahugot ko kasi medyo matagal ko nang nakita yon. About the First Lady. Pagpaumanin nyo at kailangan ko lang pong medyo hugutin ang kanyang timeline nang sa ganon, maipakita po natin yung point ni Thea and dito po sa kanyang post. Medyo nagtatagal tayo pero tingnan natin. Saan ko ba banda na hindi ko ma-recall kung anong date eh. Pero about First Lady yon. Na yun naman talaga ang katotohanan. Okay, saan ba yun? Ay, medyo malalim na. Parang hindi ko yata makukuha dito. Ito. Sabi ni Miss Thea Tan dito, posted January 31, past 11, mukhang may nasipa si Mami. Salamat, Mami. Past 11 in the morning. Simplest example of marital confidence. Ano? Is Prince Philip advising the Queen
on many things related to her duties. They did this when they were together, in private or with other family members. Those who are fans of The Crown have seen this dynamic between two married people unfold. Do you think hindi yan nangyayari between FL and BBM? I don't think so. Nangyayari yan. Ano? Kasi mag-asawa sila eh. Lahat ng mga desisyon na ginagawa ng isang mag-asawa, every now and then, sinasabi yan sa kanyang asawa. Even ito ay sa welfare ng bansa. At do not forget na si First Lady ay isang abugada. And possibly even other family members and those who are closest to them are sometimes part of the conversation. Hindi talaga ako convinced and it's hard for me to subscribe to babaeng ahas narrative. Nasabi ko na yan dati sa timeline ko. Sino ang inahas? Inahas niya ang asawa niya? How is that possible? Or naging ahas siya sa mga sip-sip at feeling close na hindi naman qualified sa pwesto? In short, ang gustong iparating sa atin dito ni Taya Tani, meron talagang tinatawag na marital confidence na bago ka mag-decide sa mga bagay-bagay sa pamilya mo, isasangguni mo sa iyong asawa. Na bago ka mag-decide sa bansa, kung minsan mapag-uusapan ninyo na mag-asawa. Same with the former President Macapagal Arroyo with the first gentleman attorney Mike Arroyo. Siyempre, si Aquino, wala namang asawa. Eh, si Pangulong Rodrigo Duterte, alam naman natin ang palagi niyang kasama ay si Senator Bongo. Kaya yung confidence ay na kay Senator Bongo at saka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po doon sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, balik po tayo dito mga tol. Upang pagandahin or patibayin. Isa na nga po doon ang pagre-renovate dito sa nakikita nyo sa aking likuran, ang reception hall ng Malacañang. Various world leaders have visited Malacañang, from former U.S. President Barack Obama to the late Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Louis Esquivel of the Presidential Museum and Library says the reception hall's last renovation was way back in 1979. Grabe. Ang pinakamalaking... Biruin nyo, ano? Napabayaan pala ang Malacañang. Ito, nagtipid siguro ang mga nakaraang administrasyon at the expense of their own residents. Hindi dapat pinababayaan ang Malacañang eh. Bakit? Kasi simbolo po ito ng katatagan ng ating republika. Yan po ang tahanan ng Pangulo. Kahit gastusan po yan ng gobyerno, dapat gastusan. Huwag lang labis. Yung sobra-sobra at masyadong marangya na hindi na applicable para po sa isang pangulo. Okay, tuloy natin. 1979 pa, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. At kung kailan naging pangulo ang anak, siya pa ang nakaisip na iparenovate ito. At syempre, ikinatuwa po ito ng mga staff dyan sa Malacañang dahil dyan din po sila nagtatrabaho, naghahanap buhay, tahanan na din po nila yan. Tuloy natin. Ang dagdag po nung time ni First Lady Imelda Marcos ay yung dalawang balkonahe na nakikita niyo sa kaliwa. Yan. The most beautiful additions to the palace, yung tinutukoy na dalawang balkonahe during the time of First Lady Imelda Marcos are the two balconies you can see to your left and right. These are called the minstrel galleries where back then visiting guests would see live orchestras playing music. Okay? Kaliwa at kanan. Ang tawag po dyan ay minstrel galleries, kung saan nung araw, pagpasok dito ng mga bisita, pwedeng mag-stay dyan ng live orchestra at magpe-play ng music. The historic stateroom is now being used for cabinet meetings as it can accommodate all members of the president's cabinet. The most important facelift of the palace is for its more than 150 staff members. Ito yung natuwa ng sobra. Ano? Kasi, biruin nyo, hindi naisip ito ng mga nakaraang administrasyon eh. Eh, meron din naman silang mga kasambahay. Sabihin na natin ang lahat ng staff dyan, from utility hanggang sa executive position, kasambahay po yan eh. Ano? Yan po ay kasama ng ating Pangulo sa kanyang pamumuhay bilang Pangulo sa loob ng 6 na taon. At dapat bilang kasambahay, ibigay mo yung nararapat na kaginawaan, hindi man karangyaan,
para sa isang kasambahay, para sa isang kasama. Halimbawa, ikaw, meron kang kasambahay, eh siguro nakalulungkot naman kung hindi mo man lang iisipin na kahit paano yung kasambahay mo, tao, napapagod, dapat meron ding maayos na higaan, maayos na pahingahan. Iyon ang ginawa ngayon dito ng ating unang ginang at ng ating pangulo. Tuloy tayo. Among the facilities refurbished is the cafeteria for employees. Parang ang tingin namin sa amin, importante kami sa kanya. Yun. Kasi kami... Yun ang pinakamahalagang maramdaman ng mga kasama natin, mga tol. Eh. Diba? Kung ikaw ay leader, you should first be a role model sa iyong mga tauhan. Dapat tingin sa iyo ng tao, exemplary leader ka, no? Magiging motivations kasi nila eh, ang kagandahan ng pagtingin nila sa iyo. Eh ang mahirap kapag ka, kaya lang sila nandiyan dahil trabaho lang nila. Diyan sila nag-apply tapos natanggap hanggang sa magretiro sila, 'yun lang yung naiisip nila. Eh ngayon, nararamdaman nilang pamilya sila. Kaya bukod sa pagiging empleyado nila sa gobyerno, ipapakita nila ngayon doon sa kasalukuyang pamilya na namumuno po sa ating bansa ang magandang pagtatrabaho. Ano ang epekto noon? A good or harmonious working environment sa Malacañang. E kapag ka harmonious at working talaga ang environment na kanilang ginagalawan, walang inggitan, walang samaan ng loob, nagkakaisa, definitely effective and efficient delivery of public services ang makukuha po natin dyan. Yan dapat iniisip ng lahat. Actually, hindi po ito nararapat lamang sa Malacañang. Isa sa mga magandang nakita ko ngayon na inisyatibo ng bagong sekretary ng Department of Social Welfare and Development na si Secretary Rex Gatchalian ay bigyan ng magandang treatment ang kanyang mga tauhan, pagandahin ang kanilang tahanan ng DSWD, gawing presentable ang kanyang mga staff. Nang sa ganon, kapag nakita po ito ng publiko, ay kaaya-aya naman at magiging maganda rin yung ambience o dating nito sa publiko. Ang request ko lamang kay Secretary Rex Gatchalian, eh sana medyo i-level niya yun, yung i-level niya sa majority ng clients ng DSWD ang kanyang pananalita. Kasi bakit? Alam natin na ang angkan ng mga Gatchalian ay talagang mga mayayaman. They are very articulate, especially in English language. And lahat halos ng nababasa kong post ngayon kay Secretary Gatchalian ay puro English. Eh lahat halos ng lumalapit sa DSWD, mga kapuspo sa kabuhayan, mahihirap at karamihan po sa kanila, hindi po nakakaintindi ng English. Pansin na pansin ko po dito yan. Nung ako po ay unang nagbablog pa lamang dahil akala ko, classroom ito, Englishero ako eh. Ano? Pero ngayon, sinisikap ko na mag-Taglish kasi hindi ako fluent sa English ng yung normal conversations maliban kung academic ang pag-uusapan. Pero hindi rin ako ganun kalalim sa pagtatagalog. Kaya ang nangyayari sa atin dito is Taglish. Kung hindi siguro kayang gawin ni Secretary Gatchalian na i-plain Tagalog yung kanyang pag-share ng kanyang mga insights sa kanyang Facebook o sa DSWD, sana kahit paano yung maintindihan po ng common tao, ika nga, ng pangkaraniwang tao, yung kanyang mga pinopost. Kasi kung titingnan po ninyo ang kanyang Facebook page, kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa so far bilang pinuno ng DSWD. In fact, ninanais niya nga po na ibalik po yung STAB system, ang pagbibigay po ng feeding program sa ating mga kababayang Pilipino. Pero look, ang kanyang mga post English, most of it ay English talaga. Ito, nagtagalog na siya. Thank you, Secretary Rex Gatchalian, ano? Bahagi ng vision natin para sa DSWD ay masigurado na kung sasagupin natin ang mga kabataan, kababaihan, matatanda, PWD at iba pang mga individual na bahagi ng vulnerable sectors ang mga residential care facilities natin ay dapat ng kaaya-ayang tirahan. Reception
and Study Center for Children sa Quezon City. Di ba? Mas kapali, mas nakakaunawa po tayo. Pasensya na po kayo sa mga magagaling sa English, pero ito naman ay katotohanan. Mas nauunawaan po ng pangkaraniwang tao kung Tagalog ang pinopost ni Secretary Gatchalian. Oh, mali na pala ako, puro Tagalog na pala. Oh, yan oh. Tagalog na pala. Kasi bago ko to pinost, mga tol, kung titingnan niyo po yung aking timeline, request ko po yung kagabi. Hindi ko alam, ako pala ang mali. Akala ko di siya nagtatagalog eh. Oh, I stand corrected, Secretary Gatchalian. Pasensya na kayo sa post ko kung pinost ko kahapon ang paghingi po ng mga sumusunod. Ano? Sabi ko kasi dito kahapon, huwag niyo po sanang isipin na tinutulig sa ako si Secretary Rex Gatchalian. Bagkos siya po ay aking sinusuportan dahil pinagkakatiwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang suggestion ko lang po, mahal naming Secretary Gatchalian, ay sana nga sa mga post ng DSWD at sa mismong page po ninyo, muli suggestion ko lang po ito, ay sana Tagalog po ang gamitin yung lengguwahe. Dahil ang nakakarami po ninyong pinaglilingkuran ay mga kababayan po natin, mga Pilipino na mga mahihirap at ang iba ay mga hindi nakapag-aral. Mas madali pong unawain ng mga nakakaraming kliyente ng DSWD kung Tagalog po ang kanilang mababasa. Yan po yung mensahe ko kahapon, pero it appears mukhang mali ako. Kasi kung titingnan natin yung page niya ngayon, ay Tagalog na po ang pagkakasulat ng kanyang mga mensahe. Salamat, Secretary Rex Gatchalian. Sana magpatuloy po iyang pagpo-post niyo po ng mga Tagalog na mensahe sa inyong pong Facebook page. Kasi kayo po ang titingnan eh. Ng kliyente po ng DSWD, ang una-una pong titingnan, similar with Erwin Tulpo, ay yung Facebook page po ninyo at saka yung DSWD. Going back dito po sa pagre-renovate ng ating mahal na Pangulo at unang ginang sa Malacañang, nakatutuwa na ito po ay na-appreciate ng mga staff diyan po sa Malacañang. Ang dulot nito, inuulit po natin, positibong working environment para po sa mga nagtatrabaho diyan po sa Malacañang. Tuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Iba kasi yung pinapahalagahan. Hindi ba pag nagtatrabaho ka, ang sarap sa piling na concern sa'yo yung ano mo, yung mga yan. Boss mo, di ba? Totoo po yan, ano? Kasi ako, na-experience ko pong maghanap buhay sa pinakamababang pwesto eh. Tapos na-experience ko rin na makapag-manage po ako ng ilang tao at ramdam ko kung yung boss ko ay itinatrato ka bilang isang kapamilya o itinatrato ka lamang bilang isang empleyado. Kapag ka ang treatment kasi ng boss mo ay bilang isang empleyado ka lamang, wala. Para ka lang papasok sa trabaho mo nang nag-aantay lang ng matapos ang araw at mayroon kang sasahurin sa araw po ng sahod. Pero kung ikaw ay tinatrato bilang pamilya, enjoy ka. Hindi mo namamalayan na natatapos ang maghapon tapos nakagagawa ka ng maayos. Ganun din naman ang mangyayari dito sa Malacañang. The kitchen also underwent renovation and was modernized. Chef Jovi de Guzman has been working as the palace chef for 2 decades. She recalls the promise of First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi niya lang sa amin, oh, you look so kawawa, don't worry, sabi niya, we will fix your kitchen. Yun, ma'am, she really promised that to us. Even me, as a head chef, parang I'm really overwhelmed na parang yung the way we planned the, ano, na yung kung saan namin ilalagay yung mga gamit, yung ganun, ma'am. So nung lumipat na kami dito, parang we are so happy talaga. Another notable improvement, the living area of palace staff members. Importante na bigyan din natin sila ng area para makapagpahinga nang magawa nila ang kanilang trabaho ng maayos. Yun ang pinakamahalaga. Tama yung sinabi ng curator ba yun? Ano? Na sila ay dapat itrato ng maayos. Mabigyan ng komportableng pahingahan. At ang epekto nun, makagagawa ng mabuti yan, mag-ayos na trabaho. Effective, efficient delivery of services. Yun ang mahalaga eh. Kaya nga may mga uri ng leader tayo, di ba? Merong tinatawag na democratic leader, autocratic leader. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ayoko nang pag-usapan ng autocratic leader. Pero i-describe ko ang ating Pangulong Bongbong Marcos bilang isang demokratikong mamumuno. Bakit?
alam niya eh kung ano yung dapat niyang pakinggan. Alam niya kung ano yung mga dapat niyang sundin sa mga rekomendasyon, tumatanggap siya ng suhestyon, tumatanggap siya ng kritisismo. Higit sa lahat, nakikinig siya sa tao. Itong mga nakapaligid sa Malacañang, bahagi iyan ng ating gobyerno. At napakahalaga na ang kanyang ginagalawan, higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Makukuha mo ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa iyo kapag katinrato mo ng maayos ito at hindi bilang isang empleyado. We're already old, including the beds and restrooms. Everything is now brand new na, oh. And has become a no? home. Parang gusto kong pumunta ng Malacañang. Pero alam niyo naman, wala akong kakilala. May isa, kaya malabo siguro akong makapunta dyan. And kahit siguro may pagkakataon, ayoko rin. Ano? Eh, sabi ko nga po sa inyo, kontento na ako dito sa ginagawa ko na nakakasuporta tayo sa Pangulo. Kung darating siguro yung punto na yon na makapunta ako dyan, hopefully, ma-experience ko lang, makita ko lang yung Malacañang, masaya na rin ako. Higit sa lahat, makita ko lang ang Pangulo, hindi ko na kailangan makipagdaupang palad sa kanya. Eh, masaya na po ako doon. Tuloy tayo, mga tol. Away from home of palace employees. Palace officials say renovations at the compound has just begun. Karen Davila, yeah. ABS-CBN. Salamat sa balita na yan. Hindi natin alam yan. Ano? Buti na lamang kahit paano may isang Karen Davila. Magpasalamat tayo kay Karen Davila kasi na-feature niya ito sa kanyang special report. At dahil dyan, nalaman natin ang isa sa mga hindi natin masyadong alam sa publiko na ang Pangulo at ang asawa po nito ay nagpapahalaga sa mga kasama po nila dyan sa Malacañang. Na in-appreciate naman ng mga staff sa Malacañang. Biruin nyo, since 1979, dekada-dekada na ang lumipas pero walang naging pagbabago, ika nga, hindi man lang napaganda yung mga dapat pagandahin sa loob ng Malacañang. Although hindi ko sinisisi ang mga past administrations kasi yan naman ay something personal na rin sa mga staff diyan sa Malacañang. Yet, hindi rin yan dapat pinababayaan. O maraming salamat sa mga